Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Hi partner. Hi partner. Today ba yung World Teachers Day? Nako. Huwag ka nagtatanong na hindi ako sure ang sagot. Nakakahiya sa mga butihin nating mga teachers. Kasi dali ko nang nakikita ng mga post ng mga estudyante, ako may tita ako o may pinsan ako na naguro, nagpasalamat sa mga estudyante kasi parang may mga surprise sa kanila mga pupil. Sabi ko, ay, ngayon yata yung World Basta Teachers Day. Basta this week, October siya, di ba? Oo. Tama. No, di ba? So isang matindacious na pagpupugay para sa lahat ng mga kabisyo nating mga guro. Totoo yun. Wala po ang lahat ng lahat ng tayo, di ba? Wala tayong kaalaman lahat na hindi dahil sa mga nagtuturo sa atin. Yan. Correct. At lahat tayo may mga unforgettable experiences kasama ang ating mga guro. Correct. Merong good. Yes. Meron ding hindi masyado. Mm-mm. Hindi masyado, pero in a way, halimbawa, yung masasabi ko hindi masyado, halimbawa yung pinaka masungit. May mga ganun kasi talaga Gaano kasungit yung teacher mong sinasabi mong hindi masungit? Naman, feeling ko hindi naman siya masungit. Strict lang siya. Okay. Hindi ko makakalimutan yung teacher ko sa law. Okay. So yung lagi niyang index cards, uso pa ba 'yon? Index cards dati, at class cards. Natin. So, 'di ba? Uso 'yon eh. So oo. yung class cards, yung magsha-shuffle lang siya na magsha-shuffle. Lasa ibang ginawa ko 'di mag-shuffle. Tapos, baka nagbabarahan naman dati. Blackjack na pala. Tong its. Akala mo Lucky index 9. Card pa. Unguy-ungguyan. Nakaka-lurk. So, may habit na pala. May habit na pala. Hanggang sa classroom, naglalatag ng index card. Nagka-casino pala. Addict pala sa casino, pambihira. Nakaka-lurky. So yun, wala siyang ginawa. Shuffle lang siya ng shuffle. Kasi parang at least walang, hindi talaga, dapat anyone na tawagin niya should be prepared. So sinashuffle niya lang na sinashuffle yung class cards. Tapos magmantapat sa'yo, kailangan tumayo ka, sagutin mo yung tanong niya. Nakakapanginig. Kaya parang hindi ka, in fairness naman, ang maganda doon, hindi ka pwedeng pupunta sa klase niya na hindi ka handa. Totoo yun. Dapat handa ka. Dapat meron kang masasagot. Dapat kaya mong sabihin ng pabaliktad yung preamble of the Philippine Kinemero Channel in Bobo Boom Boom Lake Code. Ganyan. In fairness sa amin, pumasok talaga kami ng may kaalaman, hindi yung talagang wali. Kasi diba, minsan may mga subject talaga na parang okay lang kahit hindi ka muna mag-review. Kasi mag-review kayo ulit. Tapos yung teacher naman nun, hindi masyadong pag-graded recitation. Pero yung Correct. Mga pag-graded recitation ng mga teachers, sila talaga yung nakaka-lurky talaga, diba? Minsan gamay na natin yung template ng teacher na, ay, relax lang ako sa subject na to. Kasi yes. Alam mo namang hindi siya nansusurpresa. Oo, kasi yun yung teacher na halimbawa, ang curriculum niya, yung life story ng buhay niya. May ganyan kami. Teacher namin sa CLE no college. Ang life story niya, ang curriculum niya is about her life story. Na okay. Parang in fairness, kinoconnect niya naman sa mga lessons, pero tungkol na lang sa buhay niya. So syempre, dahil doon, tama ka partner, hindi ka magpre-prepare. Bakit ako magpre-prepare? Kukwentuhan niya lang naman ako na nangyari sa kanya kahapon. Diba? Unlike doon sa law, naku, kailangan mag-prepare. Nagsashuffle ng class cards. Itay anytime. Ah. Correct. Tatanungin ako, diba? Yung talaga yung nakakakaba kasi random eh. Mm-hmm. Di ba, minsan na parang, lalong-lalo na kung alam mo hindi ka nag-prepare, tama. O hindi ka nagbasa, o hindi ka man lang nagbuklat ng libro, tapos natawag ka, ang mahirapan niya, hindi ka na nga nakasagot, talagang feeling ko, gigisa ka pa eh. May ganun eh, yung parang alam niya kasi kapag ka hindi mo alam. Oo, so totoo. Talagang gigisahin ka pa talaga. May ganun manggigisa, yung may mga iba naman, pauupuin ka. Pero mga iba, gigisahin ka na, pipretuhin ko pala. Tapos ilalaga ka. Ilalaga ka pa. Tapos sasangkutsahin ka ulit. Correct. Ganun. Hindi pa natatapos. Ikaw din ang dessert niya. Ikaw ulit ang pipiliin. Di ba may ganun? Pero in fairness nga, natututo ka din sa mga ganun teachers eh. Totoo yun. Diba? Pero meron din
namang mga teachers na very effective din yung very motherly or fatherly. May ganun din, hindi mo sila makakalimutan kasi para sila talagang second parent. Ramdam mo that you are safe with him or her. Nasasabihan mo ng problema, yung mga ganun. Meron din yung mga ganun teachers. Napaisip nga ako ngayon, sino ba yung unforgettable ko in terms of not so good experience? Meron kaming teacher dati sa logic partner. Hindi daw logic yun eh. Logic. Diba? It's logic, di ba? So, required lagi ang mga estudyante na magdala ng blue, red, and black. Na pen. Kailangan nakikita niya palagi yun sa tabi mo. Sa armchair mo. Maka-ready. Pag wala yung kita niya talaga, wala kang red ball pa, nakalimutan mo. Alam niya yun. Tapos, yung measure dapat ng margin, kuhang-kuha, alam niya. Para kita niya palang sukat niya na kung mali yung margin mo. Diba? Okay lang, syempre, iba yung margin ng left and right. And right. Mas malaki yung sa left, mas maliit yung sa right. At sukat na sukat. Oo, tapos pag pangalan ng ang susulat mo sa papel, kailangan blue. Tapos pag title lang kung anong topic nyo ngayon, kailangan red. Ganun siya ka, ano, kamitikuloso. Kapag nagkamali ka, pupunitin niya yung papel mo. Totoo, may ganun. Sa harapan ng buong klase. Anong year yan? 1996. Diba? Gawin mo yan ngayon. Kawawa yung teacher, ipapatulfo. Pero samantalang noon, alam nyo po, itong memories namin of teachers that are strict like that, we don't take it against them. Yes, ang dami kong natutunan doon, in fairness. Correct, diba? And sa totoo lang, matututo ka talaga nun eh. Tingnan mo, sa susunod na umaten si Chris Chuper ng party, may dala siyang red, blue, at black. Nung sinabing bring me red ball pen, sino sa buong party ang may red ball pen? Si Chris Chuper lang. Hindi, pero seriously, diba? Noong mga time na yon, to compare ha, session akong to compare talaga sa mga nung araw. Pero yung mga estudyante ngayon, sobrang sensitive nyo po. Alam mo yon, parang ang OA ng pagkasensitive, samantalang hindi naman kayo inaano niyan talaga eh. May strategy niya kasi yun. Strategy yun. Hindi naman yun na ibig sabihin na parang ano, yung pwede na siyang itulfo dahil doon. May mga pinatatayo at pinaharap sa board. Meron po mga pinalalabas at doon nakikinig sa labas. Diba? Totoo. May mga ganyan. Oo, napahiya kami. Oo, napahiya yung kaklase namin. Kinabahan ng bongga. Oo, nagsumbong din sa magulang. Pero hindi po pinatulfo. Alam mo yun? Kasi part of learning, para sa akin ha. Pero gawin mo yan ngayon, yung mga ginawa, yung pagpunit. Ay, nako po. Partner. Next day trending sa TikTok. Na-video ka na ng klase. Diba? Na-video na ang sama na ng tingin. Pero sa totoo lang, diba? Ako, ang dami ko natutunan. I said not so good in terms of experience. May yung impact. Diba? I mean, yung naramdaman mo. Pero yung impact naman sa'yo, nagpursige ka kasi mag-aral. Totoo. Nagpursige kang sumunod. Koreka. Huwag tayo yung parang laging mahina. Na parang, ay, pinagalitan ako ito na talaga. Oo. Naramdaman ko na talaga yung pinakamalungkot sa buong mundo. Yung parang mga ganun. Mama, tapangan napagalita, napahiya ako sa classroom. Uy, magpakatapang tayo, napaka nakakalurky ng mundong ito. So, kung sensitive lagi, di ba? Ay, naku, sabi ko nga sa'yo eh, yung isa naming kababata dati. Well, of course, medyo exage to ha. Pero lumaki siyang maayos, tas okay ang buhay niya, partner. Pero partner nung bata siya, hindi naman teacher, pero yung tatay niya, tinali siya sa poste. Hindi ko makakalimutan kasi nakatali siya sa poste. Sa katirika ng araw. Pero wag ka ganun talaga yung mga matatanda dati. Pero ayos naman siya, in fairness. Hindi naman lang sinasabing gawin nyo yun. Hindi naman. Pero, kwento lang, kwento. Pero ngayon mo yan gawin. Yung sinasabi natin, ngayon mo yan gawin, good luck talaga sa'yo. Ito nga sabi ko, literal, meron akong tita talagang tinali sa ano. Ganun din, hindi lang nahugas ng plato, pinarusahan ng lola namin. O, yung tita mo yung tinali. Tinali talaga. Saan siya tinali? Arawan din, sa puno ng kamatis. O, diba? Iba-iba kasi. Paano nangyari yun? Paano meron? Iba, ano pa lang? Baka creative yung... Baka pa... Ewan ko, hindi ko alam kung anong ginawa. Halika ito, puno ng kamatis. Diba? Tapos naghilangin, nakatali ka. Acting na acting ka, parang nakahirap. Eh, wala ka, partner. Yung isang ko kilala, tinali siya dun sa upo. Tapos acting na acting din. Acting na acting siya. Hirap din. Sa upo lang naman siya tinali. Diba? Ganun. Pero lumaki namang maayos, in fair. Kaya... Pero this is a debatable topic, ha? Oo naman. In fairness naman, ito yung sinasabi natin, partner, na tayo yung generation na naka-experience ng ganyan, pero tayo, anak din natin yung mga sensitive ngayon. Medyo hindi ko rin masyadong mawari kung bakit eh. Hindi ko rin alam ba may effect ba yun na parang nag-iemwang ko. Hindi ko rin alam. Nag-evolve din eh, no? Nabago. Well, kasi yung mundo rin naman nagbago. Mas ano na siya, mas medyo harsh. Oo. Ang bilis. Ang bilis pati.
Ganyan. Sa dami rin kasi na ng mga nababalitaan natin mga kung ano-anong hindi maganda. Mm-hmm. So, nagiging protective din tayo sa mga anak natin. Correct. Pero promise, ano? Like dati, yung balita mo naman, ang balita na kukuha natin sa kapitbahay lang. Eh. Lalong-lalo na kung walang TV sa lugar correct. Ninyo. Correct. Totoo. Diba? So, yung balita, ay, ano daw, ganito, kinidnap ng ano, ng isang mama, yung anak ni ganito, nilagay sa sako, ginawang patibay sa tulay. Ganun yung mga balita natin. Eh, ala ka, nadapa yung isa nating kapitbahay. Naku, doon nalalabas yung pari sa sugo. Yun ang mga balita noon. Yun ang mga balita namin noon. Ngayon kasi pero ban legend may ahas sa Robinson. Dating babae si Nick Carter ng Backstreet. Balitang-balita sa amin sa school's assumption na parang kaya daw siya merong cut dito sa may gilidan kasi daw parang ano may tinanggal daw kasi yung boobs para mag wala kasing information. Yung kumalat, huwag ka muna naman nanonood ng sine kasi ayan, may nagdalan ng injection correct. Na merong HIV. Yan yung mga balita nung araw. Totoo. Kasi in for a while ha, sa totoo lang ha, bumagsak din talaga in fairness yung cinema sales. Kasi nga, meron nga daw na bigla ka nalang tatabihan, sasaksakan ka daw. I-injection ka ng dugo. Oo, injection ka daw ng ano, ng virus. May mga ganun dati. Yan yung mga ano, walang basis. Diba? Pero umulumaki naman kaming ayos. Siguro, alam mo yun, kaya... Ay, hindi din natin mabiblame kung medyo bakit mas sensitive din yung generation nowadays because the times have changed too. Totoo. Diba? Ganun lang yun. No? Anyways, gusto nating bigyan ng pagpupugay ang mga teachers. Oo naman. Saludo po kami sa inyong lahat. Correct. Salamat po sa inyong pagtuturo po sa amin na no matter what kind of strategy that is. Correct. Kung siguro kung passion ang pag-uusapan, ang mga guro, ang ilan sa mga masasabi nating sobrang passionate sa kanilang ginagawa. This portion is brought to you by HCS Manufacturing. Hintay na lang kita eh kasi yung akala ko isang minuto pa. E39 na kayo. Sorry guys, nag-a-adjust talaga kami sa bago naming software. Nakaka-lurky. Huy, gusto ko yung ilaw na ngayon, Boyet. Pantay na kami sa whiteness. Mas gusto ko to. Ayoko na mapula. Kasi pag madaldala ko, tas ano, mapula yung ilaw sa akin. Parang ano, parang yung nagagalit yung... Gusto ko yan. Gusto ko yung mga... Gusto ko yung ilaw na yan. Baka dahil mas nakatapat, tama ba? Kasi noon parang medyo nakaganon. Oh, anyway. Pero ang hindi ko gusto yung kanina pa tayo naghahang. Anong meron? Ay, ano to? Yun, duling-duling ka, kala mo may oras pa. Puputuling ka na pala. Eh. Ako naman, hinayaan na lang kita. Kasi hindi na kita pwedeng singitan. Patapos na yung 8:39. Hindi na kita pwedeng singitan doon. Nakakaloka. Oh, more pa. Practice pa tayo. Practice pa. Parang walang bang yung yung ending. Yung ending. Anyways. Ayun, good morning sa mga kaguruan na nakatutok sa atin ngayon at sa mga estudyante na nangangarap ding maging guro balang araw. Mm-hmm. Yan, isang magandang ano yan, magandang adhikain sa buhay. Ang sumanib, di ba, sa grupo ng mga magagaling na guro. Pero ito ba totoo, partner? Anong tawag dito? Talagang bonggisyos yung mga methods. Pero parang hindi naman yung parang magsumbong ng bongga na parang ano. Sa bagay, nung time na yun, wala rin naman tulfo. Oo. So kung meron din naman mga pagsumbong, pero hindi din naman natin nababalitaan siguro. Oo nga, na-experience ako, na-witness ko yun. Meron kaming ano, schoolmate dati nung elementary dahil hindi nag-a-assignment. Nilagyan talaga ng, ano, ng placard dito. Ano, huwag mo ako tularan. Talaga? Hindi ako gumagawa ng takdang aralin, may ganun. Oo. Tapos, dinala talaga sa ano sa lahat ng classroom. O, yan ang gagawin. Oh, napahiya naman talaga. Pero, normal naman siya. Nagkikita-kita pa rin. Oh, tapos natuto na siya. I'm sure part yung takdang aralin, lagi niya nang ginagawa. Oo. Diba? Diba? Nakakapahiya talaga noon. Diba? Eh, yun yung dati eh. Pero hindi na talaga siya pwedeng gawin hindi ngayon. Hindi na talaga pwedeng kasi gawin ngayon kasi ang dami ng... Mali na siya. At saka, sa paningin ng marami. Ang dami ng alam ng mga tao.
Totoo. Iba na yung mga kaalaman ng mga tao ngayon. Parang talagang leveled up na din. Kasi nga, because of the information that we have at the tip of our fingers. Mm-hmm. Dati kasi hindi naman natin na alam eh, diba? Very common yung mga kwento dati na kapag ang anak ay may kasalanan, paluluhurin ka talaga sa iodized salt, rock salt, at saka sa munggo. Diba? Ang sakit kaya. Tapos may libro pa, diba? May libro pa sa kanang ano. Tama. Sa kaliwat kanang kamay. Na ganun ka ba? Hindi naman. Ako din, hindi naman ako na ganun. Pero very common yon. Hindi mo matawag yung kalaro mo kasi pinagalitan na nanay. Ayun, na pinaload sa munggo. Mga ganun. Mm-hmm. Gawin mo yan ngayon. Ako, yari yung ano, yung magulang. Yari talaga. Yari lahat. Sure na. Diba? Yun. Sabi ni Wilson Kabanting, mahirap talaga magturo lalo sa panahon ngayon. Dapat ibalik yung dati, yung pwede ang corporal punishment para takot ang mga students. Ako. Ngayon kasi parang... Ngayon kasi hindi eh. Ewan ko nga, ang weird nga talaga part. Iniisip ko because of the times. Baka kasi sa totoo lang, lumaki naman tayo sa mga ganyang mga corporal punishments eh. So, technically, dapat kung gagawin sa anak natin yun, dapat hindi tayo sensitive about it. Gets mo, partner? Pero tayo yung magulang ng mga sensitive kids eh. Tayo yan eh. Tayo din yung nag-allow sa kanila na maging may contribution tayo kung bakit sila sensitive na, ngayon. Kung bakit sila sensitive. Pero dapat hindi natin sila masyadong turuan. Turuan talaga natin sila maging matapang kasi paano pag nawala na tayo sa world tapos they have to fend for themselves. Ang hirap. Ang hirap na naghahang ako lagi sa live, no? Hang ako ng hang. Ano ba? Di ba yung tipong dati, yung mga bata, makita mo, laya, tayo mismo, di ba? Ang laya-laya nating nasa kalye. Takbo tayo ng takbo sa kalye. Pero ngayon, takot na takot yung tayo na ilabas yung mga anak natin. Tama. Diba kung lalabas man sila, nandun tayo nakatanghod. Correct. Totoo. Pinapanood natin sila kasi takot tayo, baka masagatsaan ng tricycle. Siguro kasi, partner, mas marubal na yung mga tao mag-drive, mas madami na ding sasakyan. Hindi katulad dati na parang tawid-tawid tayo, okay lang kasi yung mga mayayaman lang naman yung may sasakyan. In fairness, ganun. Tama ka, partner eh. Ako, halimbawa, bababa kami ng sasakyan. Ito na yung bahay namin. Mm-hmm. Talagang pabababain ko sila pero super akay pa talaga ako hanggang makarating sila ng gate. Pero kung tutusin ko tayo yun, tawid-tawid tayo. Pero ang pakalabi nanay natin noon. Correct. Oh, di ba? Tawid ba tayo na alam nating alanganin kailan may papalapit na tricycle sa katatawid? Di ba? Kalurking ngayon, hindi eh. Ako talaga parang, ano, are you at the gate? Labawa, hindi ko na mahatid. Are you at the gate? Nasa gate ka na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakapasok ka na sa bahay. Ganon. Pero dati, tawid-tawid. O, baba na, bilisan nyo. Hindi ko pa makakalimutan yung kapatid ko dati, yung bunso. Si Ian. Nagko-commute kami. Tapos nakasakay kami sa bus. Nauna akong bumaba, yung bus umaandar pa. So as in literal, nakita ko siya dun sa may ano, yung sa mismong na umaandar pa yung bus. Sabi ko siya, yung takbo ko wagas eh. Diba? Pero ngayon, hindi mo mahayaan. Totoo yun. Ay nako. Dating, diba yung mga pag-aalalahanin mo, no, dati, pag natutulog yung matatanda, as yung anak nila, lumalabas ng bahay, naglalaro. Hindi naman nag-worry nanay tatay. Correct, ayos lang. Ngayon, kahit magising dati yung mga nanay tatay namin, nasan siya? Nawala lang na ilang segundo, di ba? Eh kasi kakadaan lang ng puting van, kaya naninervyos ka. Nakakalurky. Ang daming ano, comment ng mga tambalanisa natin. Natawa ako dito eh. Sabi ni Wobin Aguilar, mga bata ngayon, mausukan lang ng sinaing, hinihika na. Totoo. Correct. Sabi ni Marvin Pamintuan, teachers na ang takot ngayon sa estudyante. Sabi ni Harvey Jobs, ROTC nga ayaw, sayang daw ang gluta. Ang aarte, gluta may pambili na agad, estudyante pa lang. Ito yung sinabi ng isa. Possible din kasi na naranasan ng mga magulang kaya ayaw ipadana sa anak kaya masyado na din sensitive ang mga students ngayon. Pwede din. Pwede din. Baka parang sinasabi na ano ba? Hanga ko ng hanga. Apapangit pa ng mga hang moments ko ha. Nakakaloka. Oh, ano yan? Pero wag ka, partner. Nakakunot. Pero ang noo, bagong batak na batak. Walang bahid. Magaling ngayon nagtuturok sa'yo ng ano. Ang galing, di ba? Ang galing. Thank you very hindi much, Kennedy. Hindi halatang, di ba? Hindi
hindi ano, gumagalaw-galaw pa siya, di ba? Hindi halata ang binotox. Binotox yun. Ganyan, di ba? Ang ano lang, plansyado lang talaga siya. Di ba? Pero hindi halatang na botox ganyan. Yung iba pag binotox, pag nagkaroon ng expression yung mukha, parang galit eh. Oo, parang mahihirapan, di ba? Ganun. Yung sa atin hindi. Yan. Makapagpa-botox nga. Hindi pa ako nagpapa-botox. Pa-botox ka na. Meron ka namang sponsor. Ako para sa akin, ito yung pinaka, sa lahat naman naging sponsor ko, yung Skinnyvate talaga yung pinaka-bongga. Lalong-lalo na in terms of botox. Kasi yung doctor doon, si Dr. Pau Asuncion, na by the way, belated happy birthday, Dr. Pau Asuncion of Skinnyvate Aesthetic. Ayan. Happy birthday! Ang gusto niya talaga, ano, yung age ay hindi masyadong mahalata yan. Oh, at higit sa lahat na hindi ka naman yung parang hindi na gumagawa na natural looking pa din. Ganon. So kahit merong na ibang meron kasing iba na ano eh. Alam mo ganyan. May mga ganon talaga. Belated happy birthday, Doc Pawas and Sean. Happy birthday. Ito nakakatawa, sabi ni Joven Bungalos. Yung ate ko, nahuli ng teacher niya na sobrang ingay nung elementary kami. Ayun, pinakausap sa kanya yung statue ni Andres Bonifacio. May mga ganun kasi talaga nung araw. Totoo, may ganun nga dati, naalala ko. May mga ganun. Nakapita tayo pa sa gilid ng flagpole din eh. May mga ganyan. Huwag kang gagalaw, dyan ka lang, dyan ka lang. Parang feeling ko mas more on public siya. Kasi pa sa amin noon sa private, hindi masyado eh. Walang ganun eh. Pero napapagalitan na sasabihan, ganun. Pero nababalitaan ko na yan. Tsaka may mga kaibigan talaga akong natabi ng flagpole, naharap sa face the wall, yes, yes, nag-ano, squat. Oo, naka-squat, ganun. Sabi ni John Delorino, ngayon konting problema lang na estudyante, patawag agad ang magulang. Dati teacher lang talaga ang magdidisiplina kahit wala kang magulang. Totoo yan kasi ngayon, lahat meron ng close contact with the teachers. Dati, ang close ang contact lang with the teachers pag may PTC, PTA, 'di ba? Kapag ka end of the quarter at kailangan kausapin yung teacher. Ngayon anytime, may direct access kasi may nasa part ng Viber group. Merong app na Blooms, may app na Class Doho. May ang daming app na pwede mong rektang makausap yung teacher. Kaya yung reklamo, wagas. Kaya, in fairness, kaya super believe talaga tayo sa mga teachers kung paano nyo po hinahandle ang mga estudyante ninyo at higit sa lahat yung mga magulang ng mga estudyante ninyo. Feeling ko minsan, hindi sila diba? Na-stress sa mga estudyante kasi nag-e-enjoy lang sila. Sa mga kids, kasi nga passion nila yun. Feeling ko mas na-stress din sila minsan sa mga reklamo ng mga nanay at tatay. Oo, correct. Ang daming tanong, teacher, ano po? Kakasabi lang ng teacher, anong folder po yung dadalhin nila today? Yan. Kaka-announce lang. Diba? Alerky. Pero in fairness, ang magbuti naman, partner, kapag ka may direct ka na contact with the teacher, pag may hindi ka sigurado, katulad yan, yung, pwede mo nga itanong. Oh. Alam mo nung minsan, partner, nagkaroon ng activity yung anak ko sa school, si Prince. So ano kasi sila sa MWF, face-to-face, shoot TTH, online. So online, magpa-provide ng mga materials sa mga gagawin nila mga ganap. So one time, ang requirement, fuzzy wires. Tapos ang nakalagay, fuzzy wires, tapos ang description was, parang small, parang bottle cleaner. So ang pang-intindi ko sa kanya, partner, ano ba yung paghang ko, ha? Ano ba yan, ha, boy? At may galit ka ba? But parang ako lang kinukuha yung nagdahan. Kinukuha niya na tayo ng mga, mga stolen shots. Nakakaloka ka. May galit ka ba for today? May utang ba akong hindi binayaran sa'yo, boy? Tapos itatabihan sa expectation. Versus yung, reality. Oo, pagtatabihin sila. Diba? Nakakaloka. Ito talaga yung tunay na nangyayari, ganyan. Grabacious. So anyways, yun nga, fuzzy wires. So ako naman, hindi na ako nag-research. Parang nag-gets ko na siya na parang small bottle cleaner. Yun kasi nakalagay, and close in parentheses, small bottle cleaner. So, ang sinabi ko dun sa bantay ng anak ko, sabi ko, ate, pakay ang ibigay mo yung panghugas natin ng ng dede. Sabi ko yung pang ganyan. Tapos ganon. Tapos nung school time na, nakakatawa, partner, kasi hindi pala yun. Hindi ako nag-research kung ano yung fuzzy wire. Siya lang hindi makagawa. Siya lang may ganon. Nung pinapakita niya mga fuzzy wire, talagang buti. Sabi talaga ni Prince, it's not the one. Kasi yung fuzzy wire pala, yung parang wire na may mga balot sa yung pang craft. Okay. Yung pang-gift.
gets mo yon, ganun yung fuzzy wire. Oh. Kaya simula nun, kasi hindi ko naman alam yung tawag, malay ko naman. Hindi naman ako crafty. Oh. Diba? Tapos kami bottle cleaner. may brush na dala. Bakit may brush yung bata? Nakakalo. Adi, ang description pala, sorry, hindi pala bottle cleaner, pipe cleaner. Okay. Small, ano, fuzzy wire, tas enclosed in parentheses, pipe cleaner. E di syempre, ako naman pipe. E di, ano, yun. Di ba? Sa bote. Yung pala, ito yung fuzzy wire. Hindi ko alam. Sorry na po. Hindi naman po ako. Tao lang. Para yung saan ganyan, daw yung ito, fuzzy wire? Ito, partner. Yung sa craft. Agagawa ng ano. O yun. So, sa activity. Sa iyo, ano ready-made na yun sa'yo? Yung sa akin. Ito, yung, ito gagawa ng mga. Craft, gagawa ng mga ganito. Yung saan ako, partner? Bottle cleaner. So, hindi siya nakagawa. Kaya tuloy kapag ka meron ng mga ano, tinatanong ko na. May direct. Total naman, meron naman akong direct na contact din sa teacher. Ba't hindi ko tanungin? Correct. Katulad ng foldable clips. Ano mo foldable clips ito eh? So super search ako kasi ayoko na magkamali. Nakakaloka talaga. Pero noon, pag mali yung dala mo, mali yung dala mo, wala kang dala, bala ka sa buhay mo. Ngayon na, taranta ka eh. So ngayon, oh, boyet ha. Hang na naman ako, boyet ha. Dami ng stolen shot. Ang dami ng stolen shot sa akin na parang galit, mainit ang ulo. Buti na lang nagusto ko yung ilaw mo sa akin for today. Ayan. Oh, anyways, ganun. Ibang-iba na talaga. Iba yung correct. Pamamaraan. Marunong din sumunod dapat yung magulang sa instruction ni teacher. Oh. Kasi pag hindi marunong sumunod yung parents, mapapahiya yung anak. Mali yung dadali niyang project. Tama, katulad niyan. Oh. Mga, yung sa akin naman na nangyari, hindi naman nakakahiya. Nakakatawa lang. Kasi magugupit ka lang ng mga lines. Pwedeng yung bond paper, gugupitin mo lang sa shape na gusto mo. Pwedeng vertical, pwedeng ganun lang. Yung iba, triangular. Mm-hmm. Basta mga ganun lang. Pwedeng curve na linya. Tapos ididikit mo sa shoebox. Mm-hmm. Ako literal, dinikit ko lang isa-isa. Yung iba pala may design, kailangan creative ka pala. Paano mo dinikit? Basta dinikit ko lang. Yung isang buo. Imagine the shoebox, tapos nilagyan ko lang ng linya, ganun. Didikit ko literal, bond paper. Sila parang ang galing nung pagkakagawa nila eh, na parang hindi siya nahalatang shoebox. Sa akin, shoebox. Shoebox sa may dikit. Ganun lang. Ano po itong project nyo? Oh. Shoebox sa may dikit. Eh, sabi kasi dikit lang sa shoebox. Malay ko bang pabonggahan nyo na pwedeng lalagpan ang magiging intention, ang purpose na nung box. Lalagyan na ng toys, lalagyan ng ano. Doon pala yung ano. Kasi yung mga design na yon, kailangan ano nga, magmukhang kakaiba crafty, siya. Para kung halimbawa, parang ano siya, dual purpose. So, may project ka na, correct, may project ka na gano'n, na parang crafty thingy. Uh-oh. Tapos, ano pa siya, magagamit mo siya sa bahay kasi nga hindi na siya mukhang shoebox. Yes, totoo. Yung sa akin, shoebox sa yun, nakalagay shoebox sa may dikit. Kita-kita pa yung logo. Tapos yung alam mo yung ano niya, yung kanto-kanto nung kahon, sira-sira pa. Pangit. Kalurky. Literal kasi sumunod. Hindi lumabas yung creativity. Diba? So dito na naman talaga papasok yung ano eh, huwag mahihiyang magtanong. Mm-hmm. When in doubt, ask, 'di ba? And para sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, we are asking you, yan. Nasabihin niyo po sa amin sa comment section, bakit kayo po ang dapat na makatanggap ng tickets para sa RISE? Ilang araw na po namin na itong pino-promote and nakita niyo rin naman yung mga post po namin na kami po ay nakapang ballerina. Yes. Mga ganun na mga outfit po namin. Ito po ay dahil we are promoting RISE, yung two cups of rice. We are promoting extra rice. Because you know, in the Philippines, kanin is life. Rice yung pangalan kayo, ng show. Lagyan natin yung logo. Baka sinasabi lang yung Rice. Kanina ko pa nga. Kanina ko pa nga hinihintay para mag-gets nila. Ayan. So yung Rice is a show. Ayan. Yan. It's a show directed by Maestro yun. Gerard Salonga, syempre kasamang ating bonggacious na prima ballerina Lisa Makua Elizalde with special guests. Magaganap po ito on October 7 and October 9 sa Alio Theater. O, diba? Kaya naman,
Interesado ka ba na manalo ng ticket? Gusto namin ang bibigay libre, namin. Libre. Gusto namin ang bibigay namin. Yung ticket ha, yung ticket na bibigay namin. Oo. Yung dapat yung makatanggap, yung talagang may passion for theater, yes. Pangarap makapanood sa Aliu Theater, yung pupunta. Check nyo muna yung mga calendars ninyo. Pupunta po ba talaga kayo? Ganyan, ba? Diba? So, kapag ka, meron po kaming napili, message po namin kayo. Abangan nyo po yung message na namin po sa inyo. Okay, Docs? So, good luck ng bonggam-bongga. Ano, mag-fans ka na ba tayo? Yes, i-fans ka na din natin. Siyempre, maraming ano, good news. So, good news, namimigay ng libreng ticket. And good news, tayo po ay magpapa-fans ka! Chance to win 2,500 pesos! Kaya Manila, scan mo na! Ayan, i-ready na ang inyong mga phone na may chance kang manalo ng 2-5 para sa papromong ito ng Love Radio. Ayan, nakikita nyo na po ang QR code ng Love Radio Manila. Itapat ang camera ng inyong cellphone at may lalabas na link ka mula sa QR code na yan. Tapos may mag-a-appear na tanong. Sagutin nyo lamang ang katanungan. Simpleng-simple lang ang ating tanong. Nasa na? Wait lang. Ayaw lumabas. Ayan. Sagutin lamang ang katanungan. Ano ang katanungan? Sino ang sumulat ng nobelang No Limit ang Here? A. Bob Ong. Letter B. Jose Rizal. Or letter C. Bayani Agbayani. Hirap naman ang tanong. Oh, yan lang. Sagutin ng tama ang aming tanong at may chance kang manalo ng 2,500 pesos using the Love Radio's QR code, ha? Hindi po sa comment section. Ayun, scan na. Now na. Yan, scan mo na yan. Ang dali lang naman ang ano, sagutin ng tanong na yan. Tapos may chance ka nang manalo ng 2,500. Mali pala yung GC na napasukan ko kanina, kaya pala wala nag-react. Nalilito na, ang dami. Ang daming GC, nakaka-lurking. Clipboard. Ayan. Recently ko lang na-discover tong clipboard, mga this year lang. Ano siya? Yung clipboard, yung pag nag-paste ka, tas nasa clipboard siya. Yung parang ganun. So, nyari, meron kang naka-pin? Kinopy. Oo, parang gano'n. Parang may kinopy ka na let's say, message. Gano'n. Tapos, ipopost mo. Pero, may kinopy ka ulit na bago. So, pag di ba may option, ipipaste mo siya. Instead of paste, kasi baka yung latest yung mapost mo, punta ka sa clipboard. Tapos, nandun lahat ng mga kinopy mo. Mm. Parang gano'n. Sorry po kung tita. Very tita. Ngayon ko na-discover. I'm so happy. Hindi ko na kailangan balikan yung mga kailangan kong i-copy ulit kasi nasa clipboard na pala siya. Sorry, so tita. Any na gusto mong i-paste. So instead na pipiliin mo lang i-paste kasi ang ipipaste yung huli niyang kinopy, 'di ba? Yung huli mong kinopy. So clipboard yung i-ano mo. Tapos lalabas lahat ng mga kinopy mo. So piliin mo na siya doon. Ganun. Sorry po ha. Kung alam niyo na yan 20 years ago. Na-discover ko lang this year eh. Huwag na kayo magalit. Alam mo, feeling ko nga kung yung phone ko na ma-maximize ko ng bonggam-bongga, ang dami ko na na-achieve ng mga eksena. Sabi ni Enzo Bakulbas, haha, I remember yung teacher ko during high school days. Pinapabura na niya yung sulat sa blackboard kasi siya na yung magtuturo. Sabi ko sa classmate ko, wait lang kasi hindi pa ako tapos. Kumopya na nakasulat. Nilapitan ako ng teacher at sinigawan ako. Sabi sa akin, anong gusto mo? Hintayin pa kita? Narinig ko yung teacher mo. Anong gusto mo? Hintayin pa kita? Sobrang konkreto eh. No? Sabi ni Kin Neri, Nicole, nasa na yung fold mo? Noong nakita ko naka S22 Ultra ka, bumili ako na S22 Ultra. Noong nakita kong naka Z Fold ka naman, ayoko na po. Napakagastos na, Nicole. Naiwan ko sa bahay! Isa kong phone! Sorry na. Naku, sinasabi ko sa'yo kapag ano, nag-renew lang kasi ako ng line, kaya may bago akong telepono. Hindi ko yung binili. Nag-renew lang ako ng line.
Sabi ni Ating Mukukay, no high school namin, kami may teacher kami na pag nagtanong ka lang, dahil di mo naintindihan ang instructions niya, sasabihan ka pang tumalon ka na lang sa laot. Hindi na talaga pwedeng gawin. Sabi ni Kael Felipe, ako nga high school na late sa flag ceremony, pinakata ko mag-isa ng lupang hiniwan sa may flagpole. Diba? Pututusin, parang pag ngayon mo isipin gawin na ginagawa ng teacher, isipin mo malupit eh. Oh, pero that time, effective kasi ganung strategy. Parang hindi ka na malit. Ayos naman. Kasi dati, parang wala namang mga psychological kineme eh. Oo nga. Hindi issue yung anxiety attacks. Parang wala masyadong ganun. Or parang it's unspoken or hindi pa siya uso or hindi pa alam ng mga tao. Oo, hindi siya recognized, ganun. Hindi siya alam ng mga tao, kaya walang ganun. Ngayon, may explanation, may emotional. Oo, may emotional kineme, 'di ba? Yung may mental issue na ito. Oo, ganun. Meron nga akong kausap partner, nag-iisip siya na kung saan school niya ilalagay ang anak niya. Tapos, 'di ba, merong mga traditional schools, tapos meron ding mga progressive na mga schools. Magkaiba sila eh. Kasi parang ano eh, like yung school ng anak ko ngayon, hindi siya trad. Progressive siya. Parang ganun. Ano siya? Basta ano siya, partner, hindi ko rin masyado ma-explain. Kayo na po mag-explain kasi baka mali ako. Baka mali ako ng explanation. Pero hindi siya traditional na mga tipong yung usual way of teaching. Parang it's more of developing, parang mas more of developing the EQ versus the IQ. Mga ganong, basta may mga ganong ano, parang type of learning. Tapos, ang balita, syempre Marites lang naman to, dun sa buong school na yon, parang sobrang iilan lang yung pumasa dun sa entrance exam pag college ng mga universities, na mga top universities. Kasi nga, yung way of learning nila is progressive. So, instead of parang puro academically inclined, like, I know of some schools, partner, that they are more of activities versus academics. Parang ganun yata yung mga progressive, mga ganun channeling. Oh, basta hindi, iba na, basta hindi siya trad, hindi siya traditional. Ganun. Diba may mga ganun pa? Dati, ito lang yun. Wala nang ibang klase ng pagtuturo. Sobrang iba na yung ano, yung kaalaman ng mga tao. Ang dami na, no? Ang dami mo ng option kasi. Ang dami mo ng option na pwedeng gawin. Right? Tingnan mo pati pala curriculum, iba na rin. Sabi ni Dol Mendero, na-experience ko mag-sit on the air, napalo sa kamay, pinatayo hanggang matapos ang isang subject. Kaya ang mga bata ngayon, madalas sumusuway na eh. Diba? Nakakatawa yung mga tao, tingnan mo. I-observe natin, galit na galit tayo pag tumaas kunyari yung presyo ng kamatis. Mm-mm. Sobrang reklamo tayo, pero pag tumaas yung presyo ng phone, hindi na, binibili pa rin naman natin. Diba? Totoo. Magtaas yung presyo ng, grabe taas ng presyo ng phone, ha? Mm-mm. Di ba magugulat ka, pero magugulat ka na sa mga presyo talaga ng mga telepono. Oh. Pero galit na galit nung ano, nung tumaas yung presyo ng sayote. Pero nga ganda ng mga phone. Oo, pero yung mga phone bonggam-bongga. Kalurky. Willing gawing hulugan, di ba? Ewan ko ba, mga tao. Anyways. O siya, yun na muna tayo ha for today's video. Mamayang alas, ano oras, partner? Kwento na may wagang burnay. Ito na. 9:25. Yan, ang kwento na may wagang burnay. Pasensya na po kayo, nag-adjust po kami sa aming bagong software. Kaya may kaunting adjustment muna po sa oras. Maayos din po namin ang lahat. Kapit lang, mga tambalanista. Yan. Dyan lang kayo. 9:25. See you later para sa kwento na may wagang burnay. Thank you. See you. Bye-bye. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning.
Cagayan, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Hi, partner! Ramdam mo na ba ang init? Ang init na, no? Oo, umiinit na nga. Umiinit na yung ulo ko dahil wala naman akong pera. Ramdam na mga tao dito sa bahay na mainit lagi yung ulo ko. Siguro ang temperature niya lagi, partner, 39, 40. Oo nga. Kaya nga hindi ako lumalabas. Hindi ako, kasi pag lumabas ako, ibig sabihin nun, may pupuntahan ako. At pag may pupuntahan ako, ibig sabihin, papasok ako ng establishment. Hindi ako pumapasok kasi iisipin nila ang taas ng temperatura ko. Baka mapagkamalan ako. Diba? Kaya I'd rather stay at home. Dito ko na lang binubuhos yung init ng ulo ko, partner, kasi nga 39. Night yung body temperature ko, umaakit hanggang sa ulo. Partner, naiintindihan kita. Gets na gets kita kasi 10 days pa bago yung sweldo. Ang hirap. Oo kaya. Apakahirap, gravacious. Sino ba namang hindi init ang ulo? Sino pero ba dito naman? To, naniniwala ako, mainit talaga, partner. Mainit na, no? Kasi ano na eh, tapos na yung isang matinding pagsubok ang pagligo sa umaga. Tapos na yung kailangan nakatalukbong sa kumot. Talagang pasok na sa banga ang summer. Diba? Ramdam na talaga natin. Hindi na tayo gumagamit ng hot shower. Cold na. Diba? Yung mga ganun. Tsaka ano, ang hirap na sa labas. Talagang masakit na talaga sa balat. Hindi lang yun, partner. Mag-one year na rin pala talaga, no? Mag-one year na rin pala na nakapag-adjust na din tayo kahit papaano dito sa setup na ito. Meron nga ako realization na parang naisip ko, ready na ba ako na bumalik sa normal life? Alam mo yon, yung normal life na... Na walang na, face mask. Nasa mall. Hindi, yung mga face mask and face shield, parang feeling ko hindi pa ako ready. I-let go yon. Kasi kailangan pa hanggat nandiyan yung virus. Parang yan yung parang basic na protection mo sa sarili mo eh. Kung gusto mo ng helmet na pang motor, pwede din. Pwede basta naman. Basta importante. Wala namang judgment sa'yo dyan. Kung gusto mo yung pang-astronaut, pwede din eh. Di ba kanya-kanya naman ang trip yan? Wala namang, ano, wala namang judgment kung yun yung suot mo, di ba? Wali naman, di ba? Pero ibig lang namin na sabihin, talagang ang nakakalurkey talaga dito is maaring ang new normal is yung nandiyan pa rin yung face mask, face shield, wala tayong magagawa, nakakainis, although nakakahina talaga siya ng pang-unawa talaga, promise, as in, hindi mo talaga maintindihan yung kausap mo, parang hindi pa ako ready mag-adjust dyan na talagang parte yan. Pero ibig ko sabihin, partner, yung really actually going back to work, diba, yung pupunta na talaga sa opisina, yung bang mga ganun. Kasi medyo, diba, sabi nga natin na nung unang nangyayari itong lahat na the beginning is always the hardest. Sa una lang naman siya mahirap, pero eventually we'll get the hang of it. Tapos ngayon, marami rin kasi ako nakakausap na parang okay na sila sa kanila yung ganitong setup, that at any time, kasama nila yung kids nila, at any time pwede pumunta sa ref, may dudukutin pagkain. Diba, yung mga ganun ba mga eksena? Diba? Correct. Ako naman, ang namimiss ko talaga pag nag-normalize ang lahat, sasamantalihin kung ano, puntahan talaga yung sinehan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro na miss ko. Ngayon nga, hindi ako updated sa latest movies, hindi ako updated sa mga panoorin. So, feeling ko pag nagbalik na sa normal, tatambay ulit ako sa loob ng sinehan. True. Alam ko, partner, May mga open na mga cinema. Kasi dito sa amin, partner, yung Ayala Cinema dito sa Solenad, open na siya eh. Alayo naman, pupunta pa ako dyan. Wala ba yung malapit dito? Hindi pwedeng lakarin lang, partner. Eh, sorry ka, hindi ka taga Santa Rosa. Sorry na lang po kayo. Hindi, pero meron na rin naman talaga mga open. So, totoo yan na nakaka-miss yung mga ganyang klase mga bagay, di ba? Yung mga regular mong nagagawa. Kaya nga siguro, partner, no, biglang pumatok yung food na business at online. Ang nakikita kong dahilan dahil dyan, kasi lalong-lalo na nung ano ha, kasi pag may mga nakukausap ako mga negosyante sa food business, lagi na lang sinasabi na mas malakas sila nung hard lockdown kesa ngayon. Kasi ngayon, quarantine pa rin naman tayo, pero hindi tayo hard lockdown. Kasi hindi na kailangan ng quarantine pass, anyone can go out, yung mga adults. Hindi katulad dati, maski yung adults, maski yung hindi senior at hindi bata, hindi rin nakakalabas unless ikaw yung may hawak na quarantine pass, na one quarantine pass per home. Diba, alam mo yung parang grabe, no? Pinagdaanan talaga natin yun. Para kung babalikan natin na mag-iisang taon na simula nung pinagdaanan natin yung matinding yun. So anyways, ang kwento
itong mga negosyanteng ito, mas malakas sila nung hard lockdown kesa ngayon. Kasi, which is understandable, yes. Kasi mas namimiss ng mga tao yung pagkain noon eh. Diba nung bakit partner pumatok yung mga frozen chicken joy, yung mga frozen na mojos ng Shakey's. Alam mo yun, yung mga parang biglang binibenta lahat. Kasi nga, hindi ka basta-basta makakapunta sa mga fast food na dati, kayang-kaya mong puntahan at anytime. Natatanda ko, partner, nung unang-una nagbukas yung Starbucks, after ng hard lockdown, dalawa o tatlong kilometro, akala mo walang kape sa bahay. Yung mga tao, alam mo walang kape sa bahay. Ay, nag-trending yun eh. Kasi talagang pinilahan kasi na napakaraming tao na parang yung mga tayo eh, sabik na hindi inisip na merong virus sa labas. Ang importante, makapagkape. Diba, hindi natin inisip na, uy, may virus pala sa paligid, hindi mo na ako lalabas, hindi mo na ako pipila. Eh, pero ito, mga tao, diba, talagang pumila alang-alang sa kape. Ganun na miss yung mga bagay noon. Tsaka tama, naalala ko noon, parang sabi, may mga nagbenta sa akin ng mga baby back ribs, partner, na sabi nila, ito, galing to sa Friday, sila yung supplier namin. Tapos meron daw iced tea, may mga galon-galon na ice na binibenta sa akin, na ang ewan ko kung totoo, ang strategy nila, yun daw yung iced tea ng Wendy's, mga ganun. Oo. At totoo, ang dami ganyan. Diba? At maganda siyang strategy, kasi oo nga, yun, mamimiss mo siya eh. Mamimiss mo siya na parang, mamimiss mo siya kasi hindi mo siya agad-agad makukuha. At yun yung nakuha ng mga online na negosyante na nasa food business, na marunong mag-bake, marunong magluto, na pwede mong ma-achieve, kunyari, yung brioche buns o kaya yung Korean buns through, not necessarily through, kunyari, yung mga regular na binibilhan mo ng mga Korean bakeries, kundi sa mga online sellers. Kaya sila naging patok. Tas medyo humina nung nakakalabas na yung mga tao. Wala lang doon talagang pagka kung tutuusin, partner, no, ito yung isang bagay na siguro baka 5 years from now or 3 years from now, masarap balikan. Kasi ngayon, masarap na siyang balikan a year ago eh. Diba? A year ago, ang sarap na balikan yung paano natin na-survive yung nasa bahay tayo. Eh, sanay tayong aligaga. Mm-hmm. Sanay tayong, alam mo yun, yung may mga nunal sa paa eh. Ako parte, may nunal ako sa paa. Mga 52 yata to eh. Rampadora talaga ako. Eh, parang hindi ko mawari kung paano mo na-survive yung gigising ka tapos wala ka pa masyadong gagawin. Alam mo yun, yung hindi, correct. Hindi pa naman lahat nakapag-adjust yung kanilang work eh. Diba? Mm-hmm. Parang itukas mga ilang months din, partner, bago makapag-adjust finally. Diba? Correct. Ako naalala ko talaga, sobrang vivid sa memory ko ngayon. Biglang nag-flashback sa akin kung gaano naging tahimik bigla yung lugar nung sinabing, diba, nung gabi, sinabing magla-lockdown, walang lalabas ng bahay. And then the following day, nung dumungaw ako sa bintana namin, oo nga, walang tao, na sobrang tahimik. Diba? Mm-hmm. Tas may allowed namang lumabas, pero one per household. Parang ganun yung, yung nangyari noon, na parang, hala, ano nangyari bigla sa Maynila? And anong nangyari sa mga tao? Anong nangyayari sa amin sa trabaho? So halong parang overwhelmed ako ng mga pangyayari. At the same time, na parang ang dami kong tanong, magkakatrabaho pa ba kami? Tutuloy pa ba namin yung operations namin? Ano na, lahat tayo nangangapa noon eh, 'di ba? Naalala ko, meron din tayong bagong empleyado doon na sobrang parang takot na takot kasi siya yung bago, hindi pa nag-start. Feeling niya matatanggal na ulit sa trabaho. Yung mga ganung tipo na parang, hala, oo nga no. Yun pala yung pangyayari a year ago. Na parang, correct. Okay, naka one year na survive na namin. So feeling ko naman, kaya pa natin kung ano mang problema yung dumating siguro, 'di ba? Ako, nababalita natin ngayon, merong mga bagong virus na naman. So yung mga naturukan, mababaliwala yun kung may papasok na naman na virus. So feeling ko kakayanin pa rin natin 'to. Yung ang una na hindi natin lahat tayo caught unprepared eh nung una, 'di ba? Pero na-survive natin. So feeling ko yung mga anumang virus na nagsusulputan diyan na hindi natin alam kung saan nanggagaling, 'di ba? Kung mga alien na 'yan, diba, kaya natin, masusugpo namin kayo. Hindi tama. Nyo na alam, naghahanda na rin kami para sa inyo. Correct. At saka alam mo, ang katotoo ka dyan, ang kagandahan sa mga Pilipino partner, unfortunately, sanay tayo sa kahirapan. So dahil kasi sanay tayo sa kahirapan, kaya natin mag-adjust. Alam mo, hindi parang mahirap para sa atin. Well, of course, mahirap. Mahirap naman din talaga. Pero ibig sabihin, medyo sanay tayo sa hikahos life eh. So ibig sabihin, kaya natin
i-survive pa yung mga kung ano pa man yung darating. Pero hopefully, we pray na talagang yung mga variant-variant na yan, mga panakot na lang yan. Diba? Kunyari, pampatalino lang, mga ganun. At we pray na wag talaga kasi hindi pa nga tayo nakakaano eh. Parang iba't iba lang ng parang iba't ibang brand ng ano ng cellphone, mga ganun din. Correct. Ito cellphone, parang ito 2.0, ito 4.0, mga ganun. Mga ganung versions. Anong ano na nangyayari? Mga S+S+, may mga ganun pa mga eksena, 'di ba? Ay nako. Pero yun lang siguro partner, yun lang yung gusto din nating ipaalala sa lahat na mag-one year na, mag-anniversary na talaga po ang quarantine natin, 'di ba? Yung eksena ng COVID, yung eksena ng pandemic, but yung akala mo last year that you will not be able to make it, yung akala mo last year na hindi mo kakayanin, eh look at you now, you're still standing, you're still fighting, you're still doing what you can to survive, and you're doing a great job. Good job ka dyan sa eksena mong yan na ikaw ay surviving. Diba? Yes, totoo yan. Ako bagay na sobra akong pinagpapasalamat partner nitong buong duration ng pandemic, itong panahon na buong panahon na merong virus, yung sabi ko, Lord, salamat, buti walang nagkasakit. Kasi nung parang panahon na normal pa partner, 'di ba? Ang mga bagay-bagay. Isipin mo, ikaw na confined, ako na confined, and base sa pattern, every after 2 years yung eksena ko eh. Na nako-confine ako, either magkaroon ako ng sore throat o magkakaroon ako ng ibang sakit o kung anumang lagnat. May mga ganung tipo. Pero ngayon, para magti 3 years na akong hindi ako nilalagnat, hindi nagkakasakit, hindi na confine, walang sore throat at walang kung anuman. Sabi ko, ang galing naman ni Lord. Oo, sa bagay, tama nga nang pinigyan ka na nga ng pandemic, bibigyan ka pa ng lagnat. So, wag naman, di ba? So, thankful ako na wala ni isa sa family namin, sa family members, or kahit ako mismo na tinamaan ng anong sakit. So, thankful ako sa part na yun. Correct, ba? Diba? At yun yung ipagpasalamat din po talaga nating lahat. At ngayon naman, kung meron naman tinamaan, tapos na-survive, ipagpasalamat din natin, ba? Diba? Ay, nakakaloka to, no? Parang 1 year na natin itong usapan, pero 1 year pa rin tayong hindi nauubusan ng kwento. Hindi, tsaka hindi makapaniwala times na grabe nung nangyari talaga to. Nag-close yung mga establishments na malalaki at malalakas. Alam mo yun? Totoo yung mga yun. Hindi mo hotel na mag-close na ang tagal na nagserbisyo. Yung mga restaurants na nagbigay ng matagal na service na not necessarily the fast food. Kundi yung mga, may mga restaurant kasi na mga in the 80s or 90s na hindi nag-survive. No, parang, grabe talaga, no, nangyari talaga yun. Isa lang din pagpapaalala muli sa ating lahat na sa isang igla pwede po talaga magbago ang lahat. Tama, so, dapat yun. Talaga ini-enjoy natin yung bawat moment na meron tayo. Kung halimbawa tayo po ay may masaya, marangya, 'di ba? I-enjoy natin and we make the most out of it kasi isang araw pwedeng kunin sa atin 'yan, 'di ba? At kung ikaw naman ay nakakaramdam ng kalungkutan, ng matindisyos na paghihirap, huwag ka din mag-alala kasi isang igla pwede din magbago ang lahat, 'di ba? Pwede din naman matapos 'yan. Walang forever. 'Yun ang na-realize ko, partner, nung kakabakasyon ko lang recently. Sabi ko, ang pinaka masaklap talaga sa isang vacation is that it always comes to an end. Confirmed. Akala ko walang forever sa bakasyon ay yung gumastos ka. Gastos. Kasi hindi gastos. Libre. Gastos din, partner. Pero usually naman pag bakasyon pinaghahandaan mo 'yun. So parang aware ka sa magiging gastos, pero yung pinakamasaklap talaga yung going back to reality, 'di ba? So ibig sabihin, talagang walang forever. So vacations are not forever. Problems are not forever. Yung mga karamihan hindi rin 'yan forever. Kaya chill lang tayo. We will be okay. Just stay positive. Wag lang pong COVID positive. Okey-dokey. Maraming salamat po mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating mahiwagang burnay ang ating mapapainggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Always your number one SM Radio Station. Hey! Tambala na! At
Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta naman po ang iyong morning? Naku, huwag mong kakalimutan para sa lahat ng mga kabisyo nating mga Katoliko. Today is Ash Wednesday. Ayan. Yes. So, huwag po nating kalilimutan yan. So, magsisimba tayo mamaya. Siyempre, partner. Para balansehin natin ang buhay. Oo naman, makasalanan na nga. Hindi pa magpapaabo, hindi pa magsisimba. Papaano na lang, di ba? Totoo yan. Matapos natin gumawa ng kung ano-anong hindi makanais-nais nitong mga nakaraang araw, di ba, sobra natin mang bash sa social media. Correct. Magsimba-simba ka rin. Tama. Ma-realize ka mga bagay na mas mabuting gawin kaysa mang bash. Brot. Isang malaking check ng pink na ballpen. Kaya again, para sa lahat ng mga kapwa nating Katoliko, I'm sure nakikita nyo naman ngayon dahil may mga nakakasalubong kayo, may mga abuso, ano, yan. So, wag po natin kakalimutan. So, alamin na dapat yung schedule for today. Correct. Ano oras yung misa sa inyo? For yes. Sure, sa opisina ninyo, meron. Sa parokya malapit sa inyo, meron yan. Alamin yan. Simula na po ng Kwaresma, mga kaibigan. Yes. Saan ka magpapanata? Hindi pa namin na pag-iisipan ng mga bagay-bagay. Pero araw-araw naman panata eh. Wow, devoting, wow. Devotee. Hindi naman. Hindi ba ibig sabihin lahat naman tayo? Devoted naman talaga tayo mga Katoliko. Oo naman. Tsaka lahat tayo meron tayong mga little sacrifices that we do. Yes. Yan. So yun po yung mahalagang ipinapaalala sa atin today. Ayan. Isang mahalaga pang paalala, partner. Meron tayo isang tambalanisa dito. Pinapaalala niya sa akin na ang tagal-tagal niya na nagme-message, hindi pa natin pinapansin yung sublada ka talaga. Pasensya na, alam niyo po, hindi porke na si Sin, ibig sabihin na basa. Correct. Diba, minsan kasi nadadaanan lang, minsan nga pag naka-open yung phone mo, basta active. Ang dami kasi nangyayari, no? Automatically nagsisin siya. May mga nagtatampo din sa akin, kahit mga kamag-anak ko, na mga pinsan, nag-message daw sila noong nakaraang linggo. Correct. Tapos, pero nasin mo, pero hindi mo pinansin. Kasi nga, ang daming nangyayari, natatabunan. Natatabunan, or pwede kasing ganun lang yung phone, kasi nangyayari yun eh, sa akin. Nagsisin bigla. Oo, nasisin siya. Hindi, halimbawa, magkasama kami mag-asawa. So, meron akong type sa group. Chat group, kunyari kami, ganyan. Tapos sabihin ko sa kanya, hindi, nagtanong si ganyan sa chat group natin, ba't hindi ka nag-reply? Hindi ko pa naman nakikita. Hindi niya talaga hawak yung phone, nagda-drive siya eh. Pero kita namin na scene. So, hindi siya, kaya nga diba, partner, kapag meron ako importanteng message sa grupo natin, sinasabi ko, kindly acknowledge or kindly hit the like button to acknowledge or reply to acknowledge. Kasi hindi siya matik, kasi akala mo scene, kasi mag-appear yung photo, magpa-pop. Pero hindi niya, hindi siya aga, ibig sabihin na hindi mumurahin kasi niya yung phone mo. Bili-bili ka ng maayos-ayos na phone. Hindi, partner. Phone namin fake parehas yan. Mag-asawa. Nakakaloka to. Hindi, gets triple mo. Triple SIM, wala namang ganyan. Hoy, excuse me. Apat ang SIM nito. Niyabang pa. Apat kaya yung SIM nito. Mali ka doon. Mali yung SIM. Info mo. Ikaw lang yung meron niya. Kaya sumasablay na yung phone eh. Hindi, pero hindi siya automatic ha. Kaya wag niyo pong, una, hindi siya dapat na parang magtatampo ka kagad sa kaibigan mo, boyfriend mo, or ano. Kasi sasabihin mo, nasin mo naman, ba't mo ako din, Edma? Kasi hindi siya, hindi porke nag-pop yung face niya, automatic na basa niya. Kasi pwede kasing nakabukas. Hindi ko alam eh. Kasi basta lagi nangyayari sa amin mag-asawa. Tapos, lagi siya nagda-drive eh. Hindi niya hawak yung phone. Baka so, ibig iba pang gumagamit ng phone nyo. Hindi, partner. Hindi, basta hindi siya automatic. Kaya, huwag po kayong magtatampo dun sa office mate nyo na feeling nyo na sinya naman yung message pero hindi kayo, ano, ganyan, nireplyan. Kasi nga, baka nga, hindi niya naman actual na nabasa. Nag-ano lang, parang siguro active or nakabukas yung messenger. Posible. Yung mga gano'n, nakabukas yung messenger. Kaya, parang automatic na sisin. Tama pag naka-open siya. Minsan may nagtatampo, nakita ko active na okay. Yun yung sinasabi ko. Kaya hindi ko maintindihan pag sabi mo dyan, partner. Napunta pa tayo sa peke kong phone. Napaghalata tuloy. Kaya nga. Shhh, huwag ka maingay. Meron lang ako pinagkukuhanan neto.
Ako naman na parang sobrang dami. Hindi man ako social media, pero feeling ko nadadamihan na rin kasi ako sa nangyayari. Sa mga ganan. Kunyari, sa isang araw. Ganyan talaga pag matanda na partner, nadadamihan. Kahit hindi naman talaga. Diba? Litong-lito ka na gano'n. Pag may edad kasi parang naiingayang ka na. Huwag mo nang i-deny. Uy, sinisisi mo pa yung social media. Kunyari, may nag-message sa'yo. Tapos nag-reply ka na. Mm-mm. Kailan may nag-pop out ulit na na ibang message. So, yung tinatay mo, hindi mo natapos. Kasi tiningnan mo, napindot mo yung bagong dating na message. True. Tapos hindi mo na nabalikan yung una. Alam mo, nangyari yan sa akin. Na, yung nung isang araw, na biglang pinagbuksan ko ng pinto yung PA natin dito. Alam ko, nagpaalam siya mag-leave. Sabi ko, akala ko mag-leave ka. Hindi na po, ma'am. Ganyan. Ayun. Tapos, maya-maya sabi ko, kaya ka ba hindi na nag-leave kasi nabasa ko yung message pero hindi ako nag-reply? Hindi naman po. Nag-decide na lang po ako na hindi na lang po ako mag-leave. Kasi ko, ang assumption niya, hindi mo talaga pinayagan kasi hindi ka nag-reply. Oo nga. Kaya nga sinabi ko, kaya ka ba nandito or kaya ka hindi nag-leave kasi hindi ako nag-reply? Naman. Kasi pag hindi na mag-reply yung boss mo, di ibig sabihin hindi ka pinayagan. Oo. Inassume diba? Na niya yun. Nalatampo na siya. O di naman kaya, partner, silence means yes. Di ba? Yung gano'n. Pero siguro, inassume niya na hindi ko siya pinayagan. Pero nangyari yung sinabi mo. Nag-reply ka. Nilagay ko okay. May nag-pop na iba. Wala lang, nung binalikan ko lang, may nag-pop na iba, nireplyan ko yun. So yung okay ko, hindi ko na-send. Oo, tama. Hindi ko na-send sa kanya. Ang daming instances na gano'n. Sabi ko, hindi ko na-send yung okay, pero I said okay. Kasi wala namang rason para hindi rin payagan. So, hindi, okay lang po, ma'am. Kasi na-realize ko, marami rin naman po akong gagawin. Kahit para feeling ko, wala namang masyado. Pilit ko lang talaga kasi hindi ako nag-reply. So, syempre naman, pag hindi nag-reply yung boss mo, wala mang hindi ka pinayagan. Wala mang. So, gets ko yung sinasabi mo, partner, na parang minsan, ang gulo, ayan na talaga, may edad talaga. Pag sabihin sabay, tapos hindi mo na mabalikan or nakalimutan mo pala na may ka-text ka pala, yung mga ganun, kasi masyadong maraming ganap. Totoo yan, ang dami talaga nangyayari sa social media. Kaya siguro dapat mangungulit ka, kung halimbawa meron kang importante. Kaya lang minsan, alam mo, partner, no, hindi mo na alam yung number. Ilang beses kaya may mga humingi na number mo, tapos dahil nagpalit ka na, di ba, forever kang yung number mo, tapos nagpalit ka, yun lang yung memorize ko. So, yung isa mong number, hindi ko memorize. Tapos na-realize ko, hindi na kami nag-uusap sa cellphone. Bihirang-bihira. Oo, bihirang-bihira. Correct. Sa sobrang dami ng oras na nako-consume natin sa social media, kasi ang dami nangyayari eh. Hindi natin namamalayan na buong araw pala natin doon nauubos. Mas hawak mo yung phone mo. Kaya ako pag umaga, partner, minsan natatagalan ako sa pag-aayos sa sarili, ganyan. Kasi nga, hawak ko yung telepono ko. Kaya minsan, talagang, hindi ko muna siya hahawakan, okay, ng mga ano, para magawa ko muna yung mga magagawa ko. Kasi kung hindi ka matatapos eh. Nasa utang na loob na telepono na yan. laging may nagpa-pop. Na-observe ko ito, kunyari, pag nagsi-CR ako, pumupupo ako, ang tagal ko sa banyo. Oo naman. Not because, dahil ang nagko-constipate ako. Ang titigas nito. Sorry, Kadire. Pasensya na po sa kumakain ng ibos na yung kumagang ito. Pero dahil 'di ba? Dahil may kausap ka. Dahil may mga chat ka na pala, o nanonood ka na pala ng YouTube. Di naman kaya meron kang nababasa na article which will lead you to another article, yung ganun ba? Na isang oras at kalahati ka na pala nakaupo doon, kaya pala katikati na. Nahangina na lahat. Ang katina. 'Di ba? Hindi, pero totoo. Binahayin na ng germs. Truth. Hindi ka pa rin tapos. Correct. Kasi nga, engrossed ka talagang, tutok na tutok ka dyan sa pinapanood mo o sa binabasa mo. Nakaka-entertain. Totoo. Naku, parte, parang... Hindi pa ako ma-social media na. Kaya nga eh. Oo. Hindi lang yung social media, parte. Halimbawa yung Netflix. Ito na ha. Sasabihin, ikakwento ko to. Sorry na dun sa nag-PM. Hindi ka na naman namin na balikan. Teka lang, dyan ka lang muna. Alam mo, partner, di ba naikwento ko na to dati na ayokong mahuhuk ako sa K-drama. Kasi pag nahuk ako dyan, magpupuyat ako sigurado. Tapos yung mga dapat kong gawin, hindi ko na muna siya magagawa. Kasi ang K-drama, Nakaka-addict talaga siya. So, dalawa lang ang K-drama na natapos ko sa buong buhay ko. Mga K-drama ni Park Seo Joon. Siya lang yung katangi-tangi kong crush na Korean actor na ayoko nang palitan. Kasi nga, ayoko ngang
ayoko nga malulun, 'di ba? Nakakalulun kasi siya at marami makaka-relate dito, partner, na nakakalulun talaga siya. So, ang trending nung crash landing on you, lagi ko siyang nakikita sa mga friends ko, tapos lagi ko siyang nababasa na sobrang trending. Siya rin ang bida nun? Hindi, iba. Ah, iba na. Si Yoon Bin. So, ito na, partner, sabi ko, naku, magpapakain na naman ba ako sa sistema? Magpapalamo na naman ba ako sa sistema? At hindi ko napigilan yung sarili ko kasi sobrang yung trending, partner. Hindi ko, ayokong hindi makasabay. Tawag staying relevant. Diba? Gusto ko makisabay, gusto kong maintindihan kung paano, although may mga ano ko may parang inhibition ako, parang nagdadalawang isip ka pa, naglalaban ng puso't kaluluwa mo kung itutuloy mo o hindi. Kasi una, ayoko magtaksil kay Park Seo Joon. Pero most importantly, ang dahilan... Sabi ko na, dami niyong mga ilusyonada eh. True, ang dami namin. Diba? Pero most importantly, alam ko kasi kukunin niya yung oras ng tulog ko. Kukunin niya yung oras ng tulog ko at kukunin niya yung mga oras na pwede ako may mga magawang ibang mga bagay. Pero ngunit, subalit, partner... Sadya kang marupok! Ang rupok-rupok ko! Nagpakain ako sa sistema. So ngayon, nasa episode 11 na ako, partner. Lagi akong puya. Lagi akong puyat. Kaya pala, isang araw, makasabog lagi. Kaya nga, partner. Kasi nakakasabog siya. Kasi ang ganda. Grabe, sobrang ganda talaga. Tapos, wala na. Napagtaksilan ko na si PSJ. Yoon Bin fan ako. Wala na. So, yung mas... Pag pumapasok po si Nicole sa office, lagi po siyang tulala. Hindi, alam mo, partner. Sabog po siya nung gabi. Hindi lang yun, ha. At makaka-relate dito lahat ng mga addict sa K-drama. Hindi ka lang sabog kasi... Parang tatlong oras ka nakatutok dun sa kasi pag nakatapos ka isang episode, sobrang galing ng pagkakagawa nila sa mga episodes nila na parang you'd want to watch more. Tagalized to. In English. Okay. English subtitle. Okay. Kasi ayoko ng... Kala ko yung pure Korean eh. Kaya pala hindi makatulog. Hindi maintindihan. Hindi, pero pure Korean. I-research pa ng mga linya. Gino-Google Translate pa every scene. Ang effort. So, alam mo yung partner, maganda kasi siya, di ba, Korean? Oh. Ang ganda pakinggan ng boses nila. Tapos, ulululula! Tapos, ulululula! Tawang-tawa talaga ako. Parang nakakatuwa talaga. Siya magaling. Kahit nga hindi Tagalog yun. Gaya sabi mo, subtitle lang pinagbabasehan mo, di ba? English subtitle. May kapit eh. May kapit sa puso ng mga Pinoy. Hindi lang, partner. Feeling ko nga mas may kapit kapag ka hindi siya Tagalized eh. Pasensya na po doon sa mga nagtatagalize. Hindi, opinion ko lang yun. Kasi naririnig mo yung actual na boses ng actor eh. Correct. Parang yung 'di ba yung ano yung money ano yun ma'am? Money heist. 'Di ba napanood mo na ba yung ano? Hindi na, yung money heist lang ako. Ang ganda niya, partner. Panoodin mo na kasi lalabas na yung season 4. So anyway, pero yun nga, masisira buhay mo. Nag-aaral ka ngayon, wala, hindi ka mapag-aral. Yun yung problema doon. So yung sa halimbawa, Money Heist, lahat ng mura doon, ang ganda pakinggan doon sa kay Profesor, ganyan. Oh. Yung pag nagmumura sila, yung mga ganyan. Pag actual na boses nila, parang nakaka-excite eh, yung ganon. So anyways, etong crash landing on tang na loob na talaga, talaga naman. Talaga namang sinira niya yung buhay ko na ilang araw. No, isang araw sabi sa akin asawa ko, alam mo, addict ka na dyan. Sabi ko, wala naman akong ginagawa. I mean, that particular moment kasi wala akong ginagawa. So parang, alam, tulog yung mga bata. Ito na, pwede na ako. Yan yung ayoko eh. Tapos, ito nga yung makaka-relate yung mga K-drama fanatics na hindi ka lang ma-addict sa pagnood sa kanya, kundi meron kasing sepanks. Yun kasi yung ayoko, partner eh. May sepanks. Sa papanaginipan ko sila. May iyak ka. O, tsaka partner, ayoko matapos kasi mamimiss ko sila. Promise! May ganun kasi. At naiiyak kasi, na lang bigla. Oo, may ganun kasi yung K-drama. Kaya ayoko. Kaya nga sabi ko. Nalulungkot ka na lang bigla. Nalulungkot ako. Nasa episode 11 na ako, partner. Hindi pa ako natatapos. Sana matapos yung tambalan para makanood na ako. Di ba? Pero naiisip ko na kasi alam ko hanggang parang episode 16 lang siya. So naiisip ko na ilang episodes na lang, mamimiss ko na siya. Yun yung ayoko kasi nang naranasan ko yan kay Park Seo Joon eh. Kaya ayokong, kaya nga nung sabi ko nung pupunta siya sa Maynila, hindi pwedeng hindi ako makapanood, di ba? Kaya nandito na naman ako sa sitwasyong ito. Ayoko talaga, nakakairita. On average, ilang oras yung nakoconsume mo kada panood? Pagka walang gagawin ha, let's say matutulog
tulog na sa gabi, tulog na ang lahat. Kasi syempre, ayoko namang i-ano yung quality time with the family. Siguro mga tatlong oras. Tatlong oras? Oo. Or less. Depende kung kaya pa ng powers ko. Pero dahil... Kaya pala hindi na kumakain yung anak mo sa gabi. Napabayaan, pinatulog na lang. Tulog ka na. Manonood pa ako. Paano... Anak, pagod ka, diba? Tulog ka na. Paano mo nalaman, partner? Diba? Nangangayayat na yung panganay mo. Posible din yan. Patutulugin mo na yung mga bata kasi gusto mo na manood ng K-drama. Kaya ayoko sana. Kaya lang, nagpalamon ako sa sistema. Kaya nandito na naman ako sa sitwasyong ito. Last na to, ayoko na. Diba ano yung... Ayoko na. Oh, sabi mo lang yan, pero mamaya yan. Pag-uwi mo ng bahay, gagawin mo ulit yan. Alam mo, partner, kasi sobrang trending. Kaya ano ko, hindi ako, hindi ko parang, hindi ko na napigilan. Tapos sa Netflix kasi, lagi siyang nag-a-appear sa parang recommendations para sa akin. Lagi siyang una. So sabi ko, ano ba yan? Di, kasi nga alam ng phone na yung gusto mo. Kaya alam nga yung behavior mo. Alam niya yung interest mo. Nakakatakot na yung mga telepono di ba? Kasi sa pag nag-uusap kami ng sikreto ng ano ng mga kaibigan ko, yun namin yung phone namin. Correct. Totoo. Hindi kasi may ganun yung phone, di ba? May mic siya. Nakikinig sila ng usapan natin na pag-usapan natin. Halimbawa, partner, meron lang akong, yun nga, pag may pinag-uusapan ka isang bagay, yung susunod na pag-search mo sa Google, yun yung mga articles tungkol dun sa pinag-usapan nyo. Totoo yan. Nakakarinig siya. Oh my God. Tsaka kunyari, yung ano, kahit text partner kahit hindi lang sa net, minsan may kunyari pinag-uusapan namin ng rubber shoes. Rubber shoes. Mm-mm. Tapos may magte-text sa akin na ano, na tungkol sa rubber shoes, 'di ba? Ko alam, mga unknown numbers. Mm-mm. Tapos kunyari nag-usap kami, paano ba mangungutang? Tapos may nagpapa-loan na. Ayan na. Collateral, ganyan-ganyan, Chemelin. So, paano nila nalalaman yung mga numbers natin? Or pwede rin praning ka na, partner. Pero nakakapraning talaga. Diba nakakatakot po hindi, yun, ang nakaka... Hindi, pero siguro, ako na-discover ko na yan doon sa location. Nagtataka ko, lumabaw, dumaan lang ako sa EDSA. Tapos, ang dinaanan ko siya, as in literal, hindi traffic. So, dumaan lang yung sasakyan sa EDSA. Oo. Tapos, merong isang hotel na nadaanan. Oo. Tapos, nag-appear kagad na parang, tungkol doon sa hotel na yun. Oh, na, parang, na bakit, na-miss mo ba ito ang lugar na to? Tagal mo na hindi nag-check-in, girl! Check-in ka naman dito! Hindi, biglang nag-appear siya na parang you have just been to ganyan. Mm-hmm. Pero na-realize ko kasi lagi pala naka-on yung GPS ko, yung location. So, nalolocate. Pero nung una, parang praning na praning ako, ha? Hindi naman ako nag-check-in na baka, nandun ako sa lugar na yun. Baka nakalimutan mo lang naki-wifi ka nga nun eh. O kaya nga eh, yung pa yung magaling, di ba? Maaalala ng phone mo yung wifi ng hotel, di ba? Ang galing-galing, di ba? So nakakalamon po siya ng sistema. So itong teleponong ito na laging ina-appear sa akin, yung crash landing on you, siguro kasi nga, bukod sa trending. Oo, yan, ganyan. So, nagpalamon ako sa sistema. Sino pong relate? Ang daming relate yan. Anong episode na po kayo? Ang hirap-hirap! Di ba yung phone natin, may nire-report sila every week? Na. I'm not sure kung yung phone mo ganun din. Kasi hindi, apat yung SIM nito eh. Mali mo, mas magaling, di ba? May yung pag-report niya na na-consume, yung na-consume mong oras. Ah, yung, tama. Parang ilan yung sinasabi niya? Hindi ko maintindihan, graph eh. Gumain din. High-tech graph ako nga. Ano numbers lang, text kasi, lang ako. Eh. O, tingnan mo sa iyo, fake. May graph na nag-a-appear ng consumption mo. May parang mga ganun-ganun. Parang you average 8 or 10 hours. True, mga ganyan. Ako, hindi ko iniintindi. Una, bukod sa English siya. Pangalawa, is yun nga, naka-graph siya. Pag automatic kasi sa akin, pag may graph, parang bumabalik sa akin yung pag-aaral ko na parang, ito hindi ko maintindihan eh. So, hindi ko siya iniintindi. Pero ang lagi ko natatanggap, parang na-consume ko na lahat ng mga data that I need, mga ganun. Ako, pag nakita ko na sinabi ng phone na 10 hours yung na-consume ko in a week. Ay, kulang parang konti. Yun nga. Sabi ko, hindi pa ako masyado ma-social media yan. Sabi ko, so 10 hours na yung consume sa akin. Pwede kong i-consider na ito na yung oras na nawala sa akin na dapat ginugol ko sa mas magandang bagay. Siguro yung social media sinasabi, bakit lagi yung sinasabi na sana yung 10 oras ninyo ginamit yung sa ibang bagay, nag-enjoy naman kayo sa akin. Sabi niya, choice mo naman yan. Ako sisihin niyo. Kaya nga. Kasalanan ko na naman. Social media.
'Di ba? 'Di pero ano, yung self-control lang talaga 'yung kinakailangan. Yung parang yes, 'yun ang sinasabi natin. Siguro ang importante, although mahirap talaga 'to for K-drama fanatics, pero ano, ang importante is siguro 'yung time management na parang itong oras lang na ito ang i-Google mo sa panonood. Yung the rest of the day, let it be a normal na araw, ganyan, 'di ba? Or else yun nga. Totoo. Makukonsume niya ng sobra yung oras mo. Na yun nga, yun yung sinasabi mo, partner, na sana may mga nagawa ka pang ibang mga bagay. Totoo yan. So balikan natin yung nag-PM sa atin. bale, wala nang oras, girl. Asa na lang bukas. Promise, bukas. Oo, yun, i-favorite ko na yung ano mo. Wala yung message oras. Mo. Screenshot ko na. Magtatampo na diba? Siya talaga. Tingnan mo yan. Ang bilis, di ba? Ang bilis nating natatampo. Parang trending topics. Di ba? Trending siya kahapon. Tapos, ngayon hindi na. Tama. Di ba? Pinag-usapan siya ng malala nung isang linggo. After 2 weeks, wala na. Diba? Tabo na kasi ang dami nangyayari. True. Kaya kailangan mong, kung gusto mong to stay relevant, yan, kailangan sumabay ka sa trend. Dahil kung pag hindi ka sumabay sa trend, wali, mapag-iiwanan ka. Totoo yan. Diba? Kaya dun sa mga hindi pa po nakakanood ng Crash Landing on You, ini-impluensyahan ko po kayo na masira ang inyong mga buhay. na lagi po kayong manonood, wala na po kayong tatrabahuhin. Magiging irresponsable kayong mga magulang for a while. Hanggat hindi niya natatapos. Ang tawag dito. Gusto mo siya kasi. Kasi nakakaengganyo yung dahil kwento. Dahil crush mo yung bida. Tsaka nakakaengganyo yung kwento. Maganda yung kwento. Oh. Tapos ang cute ng bida. Yun parang talaga yun. Doon ka naging marupok eh. Minsan kasi ang bida. Halimbawa na lang si Mark Cho Jun dun sa What's Wrong with Secretary Kim na pinalabas sa ABS. Tinagalize nila yun eh. Hindi ko siya pinapanood eh. Kasi napapangitan ako sa kanya actually. Pag sabi ko, parang artista yan. Yes, ganda ko eh. artista yan. kaso partner, you will fall in love with the story. Nung binigyan ko ng chance na mapanood siya ng dire-diretso na hindi sa Netflix na partner, hindi sa TV na putol-putol. Ma-i-in love ka sa karakter niya. And then hence, may marirealize mo, ay, ang gwapo niya pala. Parang, it starts with the storyline. Ang ganda ng, ang ganda ng pagkakalahad lagi ng kwento. Tapos, saka mo nalang malalaman, ay, in fairness pala ni Koya. Ang gwapo pala ni Koya. Hindi na una yung gwapo. Yung other yung iba, parang nauuna yung ang gwapo kasi kaya ako papanood din. Pero sa akin kasi storyline. Ganun talaga siguro pag may edad na. Doon na tayo sa storya. Mas malalim na pag-intindi sa mga bagay-bagay. Ganyan. Yun. So yung sinasabi natin, i-manage lang natin mabuti. Okay lang naman mamumaling sa mga naman. Ganyan. Kasi kung talagang maganda, nag-e-enjoy ka na naman. At saka naman. Entertainment ang tawag yes. dyan. Yes. Diba? Nakakatanggal sa'yo ng stress. Tama. Bakit diba, itigilan mo? Nagbibigay sa'yo ng ngiti. Diba? Tama. Na nagpapagaan ng pakiramdam. Correct. Bakit naman hindi? Pero you really have to manage your time properly. Kasi yes. kung hindi, mapupuyat ka. Tama. Mapupuyat ka. O di naman kaya, yung mga dapat na gagawin mo, mabibinbin. At ayaw natin mabinbin yung mga work na yan. Correct. Diba? Baka mamaya, nakalimutan mo, kakapanood mo, anak mo, diba? Ano tawag to, partner? Kasing ano na ng pasas? Kulubot na sa CR. Nakababad kasi doon. Nakalimutan mo. Yung CR pala. Oh, trot. Papaliguan mo pala. Kaya nga. Oh, ayaw natin ang mga ganong klaseng eksena. So, ano lang tayo? In moderation lang. Yes, time management. Trot! Isang malaking check ng pink na ballpen. Sa mga kabisyo natin na kaantabay, maraming salamat. Mami, ang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yo!